nawala ka. Alalang-alala sa'yo si Sir Ral. Kaya nga, napakabuti niyang kaibigan. Sa kinikilos niya, parang hindi lang kaibigan ang tingin niya sa'yo eh. Ginawa niya ang lahat para hanapin ka. Kala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Wala na tayo. Ralph, alam ko naman na open ang relationship natin, no? Yun nga yung gusto kong linawin sa'yo eh. Open relationship, dating, o anuman, tinatapos ko na. Ayoko na. Nakakamiss si Ma'am Diane, no? Bakit di mo kaya puntahan? Para saan pa? Di ba sabi niya noon, tutulungan ka niya? Malay mo, ito pa rin yung mga pangako niya sa'yo. Alis na ako. Saan mo punta? Hanapin ko na yung mga magulang ko. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Pero pabalik ka rin naman ako ng Maynila. Saan tutulungan kita maghanap ng trabaho sa kanang tutuluyan mo? Ang tagal mong nawala tapos mag-uwi ka ng babae. This is unacceptable. Kaya ako siya in-invite dito kasi kailangan niya ng tulong. Ano masama rin? Ang masama, hindi ko siya kilala. Okay? Mamaya natin, maluloko yan. Ang magnanakaw. Or worse, patayin tayo niyan habang natutulog tayo, ha? Alam kong gusto mo nang makatulong. Pero ayokong mag-away kayo ng mami mo, lalo na kung ako ang dahilan. Yun yung mga partner ni Denver. Reserve yun para sa akin. Gusto mo, dun ka muna hanggang sa maplano mong lahat. Sige na! Baka mapano ka pa, oh. Mabasa ka pa ng ulan, dumami ka pa. Problema yun. Oh. Ah, ganon. Sira ka talaga yun. Tara na. Andan, ha? Madulas dyan. Oo. So, ito yung apartment. Maliit lang. Pero okay na. Kasi kompleto naman yung gamit. Come in. Hindi lang to okay. Mas mukha nga itong hotel kumpara sa bahay namin eh. Magkano yung renta dito? Huwag mo naiintindihan yan. Ay, hindi pwede. Magbabayad pa rin ako. Ayoko isipin nila na pinipirehan ko ta. Hope. Huwag mo intindihan yung sinasabi ni Aika, okay? Alam ko ang totoo at yun ang importante dito. Kahit na. Ito, oh. Alam ko, kulang pa yan. Eh, babayaran ko na lang yung balance ko pag nakahanap na ako ng trabaho. Sinabing hindi na mga kailangan. Okay na yan. Tabi mo na yan. Kapag hindi mo to tinanggap, hindi ko rin tatanggapin tong apartment. Okay. Sige na. Akin na. Ayan. Sige na. Alam kong pagod ka na, kaya magpahinga ka na. Okay? Salamat. Susi. Good night, Hope. Good night.
May naiwan ka ba? Ano? Paano mo ngayon madedelay na binobola mo si Ralph? Ito ko, may maganda kang apartment. Well done, Hope. Well done, indeed. Ayoko ng gulo. Sino nagugulo? I'm just here to compliment you, Hope. Ang galing mo eh. Bilib na bilib ako sa'yo. Isipin mo na yung gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Basta ang alam ko ang totoo. Ang totoo? Do you even know the meaning of the word? Galing mo? Ang galing mong manloko. Paarte-arte, kunwari, paapi-api, padrama-drama. Pero ang totoo naman talaga, di ba, pinipirahan mo lang si Ralph? You lowlife. Bakit mo ba laging iniisip na nagugustuhan ko lang si Ralph dahil mapera siya? Hindi ba pwedeng mabait siya? Matulungin? May malasakit sa nangangailangan? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin siya kilala? Paano naging kayo kung napakaliit pala ng tingin mo sa kanya? Ang lakas din talaga ng loob mo sumagot-sagot sa akin, no? Porket ba feeling mo? Kakampi ka ni Ralph? Ganon? Wala na tayo sa hotel. Hindi ka na customer. Kaya hindi ko na kailangan lunukin lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Dito, patas lang tayo. You will never be my equal, Hope. Huwag kang ilusyonada. Alam mo, Aika, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Mas matitindi pa kaysa sa'yo. Mas mapanganib. Kung sila nga nalabanan ko, ikaw pa kaya? Are you threatening me? Umalis ka na bago ko patotohanin. Alam mo, may malasakit din ako sa kapwa eh. So, let me give you a friendly advice. Hindi tayo friends. Buti naman. Yuck. Pero ito pa rin ang advice ko sa'yo. Pag di ka tumigil sa paghahabol kay Ralph, hindi na akong makakalaban mo. Mommy niya. And believe me, Hope, you don't want that. Hindi mo siya kaya. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong interes na magkaroon ng relasyon kay Ralph. Good! At least ngayon, klaro na, di ba? Para sa'yo din yan, Hope. Si Ralph, mataas ang standard niya. Hindi siya papatol sa isang babaeng nagkukuskus lang ng inidoro. Bye, good night, and sweet dreams. Binilang kita ng mga kailangan mo dyan sa bahay. Hope! Bubuksan ko na to. Hope!
ba? Anak? 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 Anak, gising na. Hindi ka pwede dito matulog. Baka madaanan ka ng mga pulis eh. Kulong ka pa sa pagkabagansya. Oh. Sige ah. Dixie? Hello, Bessie. Bakit ka bumubulong? Para wala makarinig. Kamusta ka na? Ayos lang. Inaalagaan ka ni Sir Ralph, no? Ang sweet! Napatawag ka. Nag-sneaking kasi ako sa Valdez office. Nakuha ko yung address ni Ma'am Diane. Yung nag-checking pa. Yung address niya dyan sa Maynila. Ako? Talaga? Salamat, Trixie. Sige, pupuntahan ko na siya. Baka matulungan niya akong hanapin yung mga tunay kong mga magulang. Magandang araw po. Saan po kayo pupunta? Kay Ma'am Diane ho. Diane Sebastian. Bisita ka? Hindi ho. Pero kilala ho nila ako. Ano pong pangalan nila? Ho po. Ah, ganun ba? Saglit lang ha. Tatawag ko lang sa bahay nila. Puntahan ko lang ho yung bahay ni Ma'am Diane Sebastian. Alam niya ba na dadating ka? Hindi kasi basta-basta nagpapapasok dito eh. OMG! Bakit? Ay, hindi po kasi. Ang ganda ho kasi dito sa subdivision niyo. Eh, hanggang ngayon po hindi ako makaget over. Nasa
Maricar daw si Hope na eh. Naku, sigurado yung nahanap naman si Ma'am Diane. Uy, sit talaga yung babae niyan eh. Hindi ho eh. Wala ho akong number ni Ma'am Diane. Pero kilala niya ho ako. Saglit lang ha. Tatawagan namin siya kung pwede kang papasukin. Ako? Talaga ho? Siguro, kuya, pakisabi na lang ho si Hope yung nag-alaga po sa kanya sa hotel sa unang lahi. Sige po. Sige lang ha. Pakilag na lang po dito. Sebastian Residence? Hello, ma'am. Ano, may naghahanap po dito kay Ma'am Diane Sebastian. Si Hope daw po. Sandali lang, ha. Tatanong ko kay ma'am. Kilalang Hope si ma'am? Ah, ganun po ba? Ah, ma'am, may iba ka pa po bang pangalan? Wala na ho. Hope lang. Alam po yan ni Ma'am Diane. Hindi raw eh. Tinatanong yung kasambahay nila. Wala raw kilalang Hope. Hello. Kuya, kung ako sa inyo, paalisin nyo na yan. Baka mamaya scammer yan eh. Mambubudol. Ako, plano pang biktimahin yung amo ko. Ah, ma'am, sige ma'am. Ako na pong bahala dito. Sige ho. Sige, salamat po. Pwede na ho akong pumasok? Eh, manluloko ka pala eh. Ho? Di ka pala kilala ng mga Sebastian eh. Kala mo siguro kung maiisahan mo sila, no? Kuya, hindi ho. Hindi po ako manluloko. Pwede po bang tawagan niyo po ulit si Ma'am Diane? Kakausapin ko po siya. Hindi na. Oh, saan ka pupunta? Yung makikitawag lang po. Kausapin ko si Ma'am Diane pag narinig po niya yung boses ko. Maalala niya po ako ulit. Alam mo, ganun yung mga style ng mga scammer. Mabuti pa, umalis ka na. Kuya, hindi po ako scammer. Sige na, umalis ka na. Kuya, parang awa niyo. Gusto mo, tatawag pa ako ng pulis? Sige na, alis ka na. Hindi namin kailangan yung ganito. Sige na, umalis ka na. Alis na! Seryoso pala si Ma'am Diane na magkatrabaho ako. Naiakala ko naman, pasarap lang ako dito. Hindi pala. Para sa susunod, hindi lang ibigay sa'yo. Laptop! Oh, ay. Kanya ka ba talaga tumawa? Narinig na kasi kitang tumawa din sa resort eh. Bakit nag-iba yung tawa mo? May problema ba, anak? Hope reminds me a lot of Bianca. Yung tawa, yung boses. Pero nung nakita ko na siya, parang ibang tao na siya. Kung hindi ka na komportable sa setup mo, pauwi mo na. At huwag mo nang patagalin pa. Patay. Hello, Mama G. Positive. Bumalik nga si Pag-asa dito sa bahay nila. Ikaw? Akala mo tapos na kami sa'yo? Ah! Ah!